hindi ko po sila basta-basta lang na i-disregard dahil mga pareho rin yan na may mandato galing sa taong bayan, binoto yan ng taong bayan para maging senador. At pareho rin po kami na may trabaho na dapat gampanan. I still maintain respect sa aking mga kasamahan. Some of your senators, colleagues, or Senate colleagues, na kapwa senador mo, ay inaagaw po ang initiative for you to conduct a hearing as the lead committee chair. Pero you maintain composure, bearing, and professionalism kasi mga miyembro sila ng committee ba, you cannot be accused the way Trillanes accused Gordon, Senator Gordon before, na committee de waste de kutsilyo. We understand how do you manage to navigate, napakahirap nun, lalo na po na magkaroon ng personal na sagutan at magkatabi, magkalapit ng si Senator Jinggo Estrada at si Jonathan Morales, no? Nakita yung kahapon. And maybe we can play up the video how you trafficked them to remain calm and composed, Senator Bato. Do you expect ng iba pang ipapatawag like James Comar na may maraming mga pakikipag-ugnayan sa mga colleagues mo at mga high-profile politicians? And then si Pakito Ochoa, sana gumaling na siya sa kanyang COVID-19. And itong involved na PDEA ex-operative yata ito, nakasama ni Morales na siyang nagkukumpas-kumpasan na nakatayo sa harap ni Morales. All of this are beginning to fall into pictures and bring in the puzzle that indeed there is truth to what Morales revealed from the confidential informant's deposition of documents na ngayon ay nawawala sa PDEA. Senator Bato, how do you manage this kind of very highly charged, volatile situation in the Senate hearing? Ang sa akin lang, kay Rick, is I have to maintain my composure at in dealing with my colleagues, I deal them with utmost respect. Kahit na minsan, nakikita ko na medyo nakikita ko na yung kung saan papunta yung saan yung inclination ng kanilang mga diskarte, no? Kahit na nakikita ko na may inclination yung kanilang ginagawang diskarte, still may kanya-kanyang diskarte tayo eh. Inrespeto ko pa rin yan na hindi ko po sila basta-basta lang na i-disregard dahil mga pareho rin yan na may mandato galing sa taong bayan, binoto yan ng taong bayan para maging senador. At pareho rin po kami na may trabaho na dapat gampanan. So, ganoon lang po ang aking pagdala sa pagtratar sa kanila bilang mga kulig ko. At nilip po akong manginsulto sa aking mga kasamahan. Nirespeto ko sila kahit ano-ano ang pinagsasabi nila. I still maintain respect sa aking mga kasamahan. Very good. Because of that, nakita po ng taong bayan na you are hard as a rock outside but you have a very good nature personality dahil hindi po kayo nadadala sa bugso ng damdamin mo doon sa isang highly politically charged situation and atmosphere.